Magandang araw sa lahat. Narito ako ngayon upang talakayin ang aming mungkahing pananaliksik na pinamagatang kasanayan ng mga mag-aaral sa 11th baitang ng DS College sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pagbasa ng tula sa akademikong taon 2020-2021. Ito ay iharap kay Dr. Craig Refugio mula sa paaralang pagraduado ng pamantasang pampamahalaan ng Negros Oriental, pangunahing campus, lungsod ng Dumaguete. Bilang bahagi sa mga gawain kailangan sa pagtamo ng titulong Master of Arts in Filipino ni na yours truly, Nicole Villaflores at Binibining Amlin Maramita. Simulan natin ito sa pagtalakay sa suliranin at ang mga saklaw nito. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa 11th baitang sa epektibong pagbigkas ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagbasa ng isang tula. Ito ay tungo sa paglinang ng pagkikisalamuha sa tao at yun din ang antas ng kaugnayan sa epektibong pagbigkas ng wika. Lahat ng wika ay sinasalita ng tao bago sinulat at binasa. Ang pananaliksik na ito ay hinango sa mga batayang nakuha sa internet at aklat na ginamit upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa epektibong pagbigkas ng wikang Filipino at sa tamang paggamit ng mga salita. Ang wastong pagbigkas ay nagdaragdag ng dignidad sa mensahe na ating ipinararangal. Itinutuon nito ang pansin ng nakikinig sa mensahe ng ating ipinangaral sa halip na sa anumang pagkakamali sa pagbigkas. Ang suliranin. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong malaman ang kasanayan ng mga mag-aaral sa 11th baitang ng DS College epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pagbasa ng tula sa akademikong taon 2020-2021. Sisikaping masagot ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na katanungan sa pag-aaral na ito. Una, ang profile ng mga mag-aaral sa 11th baitang ng DS College. So nakapaloob dito ang pangalan, edad, kasarian at strand na kinabibilangan. Pangalawa, ano-ano ang mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral sa 11th baitang ng DS College sa pagbasa ng tula gamit ang wikang Filipino. Pangatlo, ano-ano ang mga epekto ng suliraning ito sa pag-aaral ng mga mag-aaral na nasa 11th baitang ng DS College sa asignaturang Filipino. Pang-apat, ano ang mga solusyon at mga paraan upang matugunan ang mga suliraning ito. Sa hypothesis, ang kasunod ay ang nabuong hinuha ng mga mananaliksik hinggil sa kasanayan ng mga mag-aaral sa 11th baitang ng DS College sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pagbasa ng tula sa akademikong taon 2020-2021. So, mayroong mahalagang pagkakaiba ang antas ng natutuhan ng mga mag-aaral sa 11th baitang batay sa mga competency o kasanayang nakasaad sa ikalawang suliranin. Sa kahalagahan ng pag-aaral naman, mahalaga ang pag-aaral na ito sa mga mag-aaral dahil nakatutulong ito sa pagpapaunlad ng kanilang kayahan at paghahasa sa kanilang kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino sa masining na paraan. Sa mga guro naman, ang pag-aaral na ito ay mahalaga sa kanila sa aspetong nakatutulong sila at maaari silang maging gabay ng mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan at paghahasa sa kanilang kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino sa masining na paraan. Sa paaralan naman ng DS College, ang pananaliksik na ito ay makatutulong sa paraang kung saan isasagawa ang pag-aaral. No? Ito ay magiging dagdag sa kanilang pag-aaral kaugnay sa kasanayan ng kanilang mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino. At ang panghuli sa mga susunod na mananaliksik, makatutulong ito sa kanilang pag-aaral, lalo na kung ito ay tungkol sa wikang Filipino at kung paano ito epektibong magagamit ng masining kung saan maaari nilang gamitin ang pag-aaral na ito bilang batayan o references o reference ng kanilang pag-aaral. Saklaw at delimitasyon.
sa klaw ng pag-aaral na ito, ang mga mag-aaral na, sa 11 baitang ng DS College na may bilang na 100 na mga estudyante. So, pinagtutuunan na sa pag-aaral na ito ang kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino ng mga mag-aaral sa pagbasa ng tula sa akademikong taon 2020-2021. Sa pag-aaral din ito, kailangang matugunan ang mga suliranin na kanilang kinakaharap sa pagbasa ng tula gamit ang wikang Filipino maging ang epekto nito sa kanilang pag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito na mahanapan ng solusyon ang mga at mga paraan ang kanilang suliranin na hinaharap. Ang pag-aaral din ito ay lilimitahan lamang sa pagtuklas ng pananaw na nakakaapekto sa pagsusuri ng tula tulad ng salik sa mag-aaral sa pagbasa ng tula. Narito ang mga katuturang ginamit sa pag-aaral. So, nariyan ang Filipino, panitikan, paradigma, saknong, tiwaryang pampanitikan, tula, kasanayan, strand, kakayahang intelektual, kognitibong pag-iisip, at ang mga strand na pinagkuhanan, pagkukuhanan ng mga impormasyon. Nariyan ang GAS, UMS, ABM, STEM, at ICT. So narito ang aming narito ang batayang teoretikal ng mungkahing pag-aaral. So narito ang pangkalahatang teorya sa pagsasanay ng wika. Nariyan ang teorya ni Jean Piaget noong 1936 na nakapokus ito sa pagtuklas ng pagkatuto sa pamamagitan ng mga dulog na pasaklaw at pabuod. So nariyan din ang teoryang inatism ni Noam Chomsky na nagsasabing ang mga bata ay biologically programmed para sa pagkatuto ng wika at ang wikang ito ay nalilinang katulad ng kung paano nalilinang ang iba pang tungkulin biological ng tao. At nariyan din ang teoryang behaviorism ni B.F. Skinner na nagsasabing maaaring maisagawa ng bata ang anumang gawain kung tuturuan at bibigyan siya ng tamang desisyon. So sa pangkalahatan, batay sa mga nakasaad na teorya ng mga sikat na personalidad, mahalagang mapalawig ng isang individual ang kaniyang kaalaman upang may proseso niya ng maayos ang mga bagong kaalaman na kaniyang nakalap. Mahalagang malaman ng isang individual ang kahulugan ng mga salitang gagamitin sa pakikipag-usap, formal man o informal. Tumako naman tayo sa batayang konseptual. So sa input, nais na malaman ng mga mananaliksik kung gaano kasanay sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pagbasa ng tula ang mga mag-aaral sa 11 baitang ng DS College, kung kaya't magsasagawa ang mga mananaliksik ng online questionnaire o survey na naglalaman ng mga katanungan hinggil sa paksang pinag-aaralan. Para naman sa proseso, ang mga mananaliksik ay mamamahagi ng nasabing questionnaire o survey online sa mga mag-aaral sa 11 baitang ng DS College upang makalap ang mga impormasyon o datos hinggil sa pinag-aaralan o tinatalakay. Para naman sa output, inaasahan ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito na malaman ang level na kasanayan sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pagbasa ng tula sa mga mag-aaral sa 11 baitang ng DS College. So para naman sa feedback, mabubuksan ang mga mata ng mga mag-aaral sa 11 baitang ng DS College na kailangang pag-ibayuhin pa nila ang pagkatuto ng sa wikang Filipino. Tumako naman tayo sa mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Una, sa banyagang literatura ayon kay Strong noong 2009 sa pagbasa ng tula at maikling kwento na may malinaw na pag-unawa at pagkilala sa mga salita, pagsusuri sa kanilang kahulugan at ideya, at panganib ng mga kaisipan sa iba't ibang paraan tulad ng paglutas ng praktikal na problema. Ayon naman kay Hussein, noong 2009 din, ang buhay at panitikan ay magkaugnay sa isa't isa. Sa lamin ng buhay ang panitikan, subalit ang buhay ang lumilikha o batayan ng salamin. Magkatuwang ang buhay at panitikan pagkat nauukol sa buhay ang isinasatitik sa anumang akdang pampanitikan.
Ayon naman kay Darlene Hammond noong 2002, ang paghahanap ng objektibong collective dahil sa pagwalang bahala sa tao o dehumanization ang nilikha na siyang kumakatawan lamang sa iba't ibang pagpapahayag ng damdamin ng tao ukol sa sining. Sa banyagang pag-aaral naman, ayon kay Backinger, 2007, layunin ng pag-aaral na ito na ilahat ang edad at aspeto ng mga mag-aaral tingkil sa kolektibong kakayahan. Ang edad ng mga mag-aaral ay maaaring makaapekto sa kanilang kakayahan sa kahit anong larangan. Tumako naman tayo sa mga lokal na pag-aaral. So dito meron tatlo. Una, kay Julian Cruz Balmaceda. Ayon sa kanya, ang tula ay isang kaisipang naglalayon o naglalarawan ng kagandahan ng karektan na natitipon sa isang kaisipan upang maangkin ang karapatang matawag na tula. Ayon naman kay Fernando Monleon, ang pagtulay pangangagat at ito'y lubhang kahawig ng sining ng pagguhit, paglililok at pagtatanghal. Ang kasakawan ng pagtula ay higit na malawak kaysa alinman sa ibang gagad ng mga sining, pagsasamasamahin man ang mga iyon. At ayon naman kay Inigo Ed Regalado, hindi maaaring magkaroon ng tunay na tulang Tagalog kung walang tugma, sukat at taluturan. Sa pagpapatuloy, ibabahagi ko naman sa inyo ang metodolohiya o pangmaraan para sa aming montahe pananalisi. So dito malalaman natin yung disenyo na aming gagamitin sa aming pagsasalisi, yung instrumento, kung sino yung mga kalahok o mga respondente sa aming pananalisi, at kung paano namin gagawin ang pangangalap ng mga datos hanggang sa estadistikong gagamitin namin. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang nilalaman ng aming metodolohiya ng pananalisi. So, metodolohiya ng pananaliksi. So, dito yung makikita ninyo, disenyo ng pananaliksi una. So, ito yung pag-aaral na ito ay gagamitin na ng mapaglarawan ng survey na paraan upang tayahin ang iba't ibang klase ng estilo ng mga mag-aaral at kung paano ito nagpapa-apekto sa epektibong pagbabasa nila ng tula. Ito din ay gagamitin ng non-experimental na pamaraan ng quantitative na pananaliksik. At ang mapaglarawang ng pagsasaliksik ay isang mapangayos na proseso ng pag-iipon ng data, pag-aaral, pag-uuri at pagbubuklod ng data tungkol sa mga umitira ng mga kondisyon, kasanayan, paniniwala, proseso, trend at mga kaugnay na sanhi at epekto at pagkatapos ay ang sapat at tumpak na interpretasyon tungkol sa naturang data na mayroon o walang tulong sa statistical na treatment. So, ngayon dadako tayo sa eksperimento ng pananaliksik. So, sa eksperimento ng pananaliksik, gagamitin namin ang gawa ng isang mananaliksik na isang kalatanungan galing kay Joy Ray sa taong 2010. Ito ay isang checklist type na talatanungan at mayroong 10 tanong. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga talatanungan at ano yung checklist na kanilang gagawin. At ang talatanungan nito ay may kasamang scoring sheet na gagamitin na titugon upang malaman ang kanilang estilo ng pagbabasa. At ito yung survey questionnaire. Ang pangalan nila ay optional lamang dahil para mapanatili ang pribadong. At dito, yung edad, kasarian, iti-check lang nila at ang yung strand na kinibilangan na kung saan yung STEM, UMS, ABM, GAS, at ICT ang siyang magiging kalahok ng aming pag-aaral. So,
Sa pagpapatuloy, narito yung link na kanilang ikiklik para sa kanilang gagawin. So ito yung awa sa pag-ibig ni si Corazon de Jesus. Ito yung isang tula. At pagkatapos nito ay ito'y kanilang pakinggan at ito ilang ikumpara sa pamamagitan ng pag-record nila ng kanilang boses habang nagbabasa sila ng tula. So ito yung kopya ng tula ni Jose Corazon de Jesus na pinamagatang awa sa pag-ibig. So ngayon, para mapatunayan natin na isang katuparan, ang mga sundiranin ng aming panalisik ay ito yung mga talatanungan. So mayroong 10 talatanungan na sasagot sa aming sundiranin. At iti-check lamang nila kung saan sila sang-ayon dito. May 5 polo higit na sumasang-ayon. Sang-ayon ba sila sa kanilang sa mga tanong na maiugnay nila sa kanilang pagbabasa? Higit na makapagbasa, hindi sang-ayon at higit na di sumang-ayon. So ito ang kanilang gagawin ay i-check lang nila para maging evaluation sheet nila sa kanila habang sa pagkatapos ng kanilang pagbabasa ng tula. So ngayon, datapag tayo sa lugar na pag-aaral. So syempre, kung tayo ay isang mananistik, ay kailangan natin na lugar ng pagkuna natin ng pansin ng ating saliksikin. So, ito, sa kasaysayan noong October 11, 1900, ay ang makasaysayang araw para sa ating institusyon ay minarkahan ang basag ng paraan or champion. So, nagbigay ng permiso ng gobyerno noong Hulyo 1947 upang mabukas ng mga pintuan para sa mga mag-aral sa isang inuupahang lugar. So, ito ay nagrehestro ng 424 na mga mag-aral. So, ito yung tinatawag na East Negros Institute o mas kilala sa tawag na ENI noon at ngayon ay Rias College na. So, sa higit sa 2 marka ng mga mampungang taon, ang paaralan ay lumago sa paglaki ng higit sa 1,000 mga mag-aaral sa 8 hektarya na lugar ng Lighting Drive, Tanhai City. So, dito matutupuan ang paaralan. Sa katunayan, ang site ay tamang-tama lamang para sa mga layunin para sa sapat na campus, para sa kalayaan mula sa mga panganib na trapiko para sa marangal na anaw at evergreen na magagandang mga hilera na mga cherry na bulaklak ay atiring makikita dito at para sa mga masalimuhang simoy ng hangin na nagmula sa bukas na Tanon Street na kinakaharap ito. So dito inilarawan ang kung saan naka lugar ang Diaz College. So sa taong 1997 sa buwan ng Oktubre sa araw na 11 ay minarkahan ang ginintuang taon ng institusyon ng mahusay na pag-aaral. Ang paaralan ay nagpatuloy na magbigay ng kalidad at edukasyon. Ang legacy ng motto ng Strive, Shake, and Learn ay may nakasulat ng inferences sa 1 bilang ng mga profesional. Sa gayon, isang mas malawak na abutan na ng kaalaman ang nabuhay upang umunlad sa bagong Diaz College. Ang isip, kamay at puso ay mananatili bilang mga bantay ng pag-aaral. So ito yung brief summary ng story na paaralang aming saliksikin. So ngayon, ang mga kalahok. So, sino nga ba ang mga nabiging kalakok sa aming saliksik na ito? Siyempre ay yung mga mag-aaral sa Diaz College. So, ang mga tagatugon sa pananaliksik na ito ay manggagaling sa Senior High School Department ng Diaz College. So, gagamitin namin ang random sampling technique upang makapili ng random na sample na galing sa iba't ibang strand. So, narito ang talaan ng populasyon at sample ng mag-aaral sa baitang 11 sa 5 strand gamit ng stratified sampling via proportionate allocation batay sa slogan formula.
So, narito yung limang strand. Ang stem na may tatlong po populasyon ay kukuha lamang kami ng dalawa po. Ang ABM ay may populasyon ng 6 na 5 ay kukuha lamang kami ng 3 po. Ang YUMS naman ay may 1 na 4 na po ay kukuha lamang kami ng 35 sample. Samantala, ang GAS naman ay may 1 na 31 ay kukuha lamang kami ng 10 sample. At ang panghuli na strand ay ang ICT na may 18 na populasyon ay kukuha lamang kami ng 5 sample. So sa kabuuan ay magkaroon kami ng sample random sampling design na may total na 100 na dalhog. So ngayon punta tayo sa istatistikang gamit. So bilang mananalisik, may istatistika tayong gagamitin para maistatistikaran natin ang ating mga metodo sa ating pag-aaral ng ating saliksik. So dito, person correlation analysis. Ito yung istatistikang gagamitin namin para sa aming mukhang research. Person correlational analysis ang gagamitin dahil gusto namin malaman ang epekto ng estilo ng pag-aaral sa kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Mean naman para makuha ang average na sagot ng mga mag-aaral. At ang ANOVA naman dahil marami ang mga pagkukunan namin ng mga sagot. So ito yung ninais naming istatistikong gagamitin namin para sa aming mungkahing pananalisik. At para maisikatuparan ang aming pananaliksik, ay gumamit kami ng mga sanggunian upang maging batayan namin sa aming pag-aaral, sa aming mungkahing saliksik. So narito, makikita ninyo, ito yung mga sanggunian na nakakatulong o naging suporta sa aming gagawing mungkahing pananaliksik. So ayan, may mga nagmula sa internet at ang maging sa aklat. So maraming salamat sa inyo at dito namin at dito magtatapos ang aming pagtugon sa bilang partial na requirements sa RES 602. So maraming salamat.